Pagdating pa rin po ng balitang yan, makakapanayam po natin si Secretary Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry. Secretary Lopez, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Mr. Gigi. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood. Apo, sir, dito po Hello. Sa nababanggit na pwede po magkaroon ng epekto sa yun nga presyo ng mga bilihin sa oras na magtaas na yung presyo ng mga produktong petrolyo. Nabanggit niyo po na parang minimal to no change yung magiging pagtataas. So sa estimate niyo po ba ay may mga ilang porsyento po kasi pwedeng ikatwira ng mga biyahero na na-traffic sila, na nadagdagan yung krudo nila, na tumaas nga ang presyo ng krudo, so ipapatong nila sa mga halimbawa gulay po. So ano po ang pananaw niyo dito dun sa kumbaga relativity ng sitwasyon din ng mga biyahero? Okay, thank you ho. Maganda ho yung tanong na yan dahil nung gumagawa tayo siyempre ng computation na magiging impact ito, una-una, tingnan natin yung impact sa change in the price ng fuel yung pinataw na excise tax ay idadagdag sa current price. At yung pagpataw na yon pumapatak lang ng mga around 7 to 8%, no? At tapos, i-apply mo naman ngayon yan dun sa percentage ng distribution to total production cost na 5% lamang, no? Normally nga dyan, below 5% pa yung iba. Kaya po, pag in-apply ninyo yon yung 8% sa 5%, lumalabas lang ho 0.4%. Wala pang 1% ang kinakalabasan na epekto nito. Mm-hmm. Kaya hindi ho dapat siguro mangamba ang mga kababayan natin, lalo na doon sa mga nananakot na nag-aakyat ng pangamba na magtataas ang lahat ng bilihin. Dahil kung talagang i-rally natin yung computation, ay hindi ho talaga dapat magtaas ng malaki. Or if at all, baka hindi na nga magtaas. Dahil sa example lang, specific ito, no, sa dilata ng Satinas, kanina nag-ikot ho kami, una-una wala pang mga, ni walang mga abiso na mag-i-increase ang presyo kasi normally pag mag-aabiso pa 30 days before no na ng price effectivity at as of now kahit alam nilang magpapataw na ng excise tax hindi nag-increase ang presyo ang mga dilata, mga tinapay, kape, lahat ng mga nandoon sa grocery na tinitingnan po namin at dahil nung kinumpute natin sa isang dilata na 14 pesos ang halaga. Pag in-apply mo yung change na masabi na natin yung impact ng fuel excise tax, ang kakalabasan lang ay 0.05 or 5, wala pang 5 centimos ang i-increase sa 14 pesos na dilata. So ibig sabihin, ganun ka-minimal. At normally, yung mga ganyang kaliliit na adjustment, hindi na ho ginagalaw ang SRP ng mga manufacturers ano at and therefore kaya na ikita ho natin nagtanong ho kami kanina at tumiko tayo sa mga sa merkado sa market at walang mga abiso ng mga any price change price increase o SRP except yung diretsong tatamaan which is soft drinks yung sweetened beverages so yun lang ha, sila lang ho ang may abiso lalo na kung magde-deliver na ng bagong stocks kumbaga after January 1 diyan na magsisimula kasi yung pagpataw ng excise tax mula sa manufacturer. So pero kung ang stock ay tulad doon ng report niyo kung ang stock ay nasa distributor na as after January 1 ay wala pong excise tax yun. Kaya kung isusupply niya yan sa sari-sari store dapat hindi pa mag-effect ang price increase diyan or yung epekto ng excise tax. So yun lang ho yung aming abiso para kung merong mga naobserbahan silang pag-increase itawag lang ho sa DTI kasi ang gagawin ho ng DTI diyan kasi by the way pagdating dun sa date cut-off date natin dinecide na ho namin na January 15 yung cut-off meaning to say yan po ang on the average kasi meron hong meron ho kasi na less than 1 week ang inventory, meron namang more than 2 weeks ang inventory. So para malinis ho, sabihin na natin January 15 ang cut-off, after that ay pwede nang i-adjust yung presyo ng soft drink. Ngayon, since soft drinks po ay hindi naman siya basic necessity o prime commodity, hindi po tayo ganun ka-stricto. In other words, pag may nagpakita dyan na nag-increase ang presyo nila,
hihingan lang namin, isa-show cost lang, hihingan namin ng prueba na yung binitinda nila ngayon ay galing na sa bagong stock na pinili nila na may excise tax na, no, mula sa manufacturer. So yun lang po yung importanteng, so in other words, fair na ho yun at hindi na ho lugi ang ating consumers. Pero ang sa pagkalahatan kasi ho, sa alam niyo sa pangkalahatan, outside the soft drinks, pangkalahatan, may very minimal ho at parang 5 centimos lamang ang paggalaw ng mga sa costing na normally ho hindi na ho yan inaadjust. Apo, kasi nga po sa karanasan natin na kapag tumaas yung tumaas po yung presyo ng produkto ng petrolyo, tumataas din ho yung halimbawa presyo ng ibang mga bilihin, at pag bumaba naman yung presyo ng produktong petrolyo, hindi na ho siya bumababa o bumabalik sa dating presyo yung mga bilihin. So siguro ito rin yung pangamba nung karamihan na halagang 250, malaki-laki rin ho yun na biglang taas sa presyo ng petrolyo dahil nga doon sa buwis, at sigurado may impact kahit papaano. So ano ho ba ang tingin dito ng DTI? Kaya po sinasabi natin, mag-compute tayo, kaya nga sinabi natin yung 250, it looks big, pero tatandaan natin na ang pinapatawan niyan yung 34 pesos na existing price. So as a percentage, less than 10% po yan, mga 8% lang. So yung 8%, at ipapataw mo naman dun sa presyento ng paggamit ng fuel sa isang production cost pag nagmamanufacture ka ng produkto, ay maliit na nga ang kalalabasan niya, nasa 0.4% na lang or 5 centimos, 0.05 sa halaga ng 14 pesos na dilata. Again, no? So, kaya nga ho, kailangan pag-usapan numero dito. Hindi lamang yung general qualitative discussion na sasabihin tataas ang presyo, kung hindi, ano talaga yung presyong pagtaas dito? Again, 5 centimos lamang at sa halagang 14 pesos na dilata. So, kaparamihan ho dyan, hindi na ho ina-adjust ang presyo. In fact, galing kami sa tindahan ngayon, yung mga SRP na, let's say, 14.75, minsan, ibenta pa sa tindahan ng 14.50. Then, 25 centimo, dini-discount lang po yan. Eh. I mean, kung gusto ng grocery o supermarket, bumilis ang benta nila ng brand na yon o ng produkto na yon. So makikita ho naman natin yan, mararamdaman ho ng consumer na ho ng mga dilata, for example, ay hindi naman ho nagtaas, nagbababa pa sila below SRP, suggested retail prices. So yun po yung reality, kailangan mag-compute. Database dapat, hindi lamang magtatakutan o mag-i-increase ng apprehension. So yun po ang advice natin, na pangkalatan ay hindi po malaki ang impact. In fact, sa overall picture, may computation at macro model din dyan. Sa inflation, ang computation ay 0.7%. Wala pang 1% ang tama sa inflation. So again, hindi ho natin sinasabing zero, kung hindi meron, pero very minimal ho. At sa specific cases ho, ng mga produkto, hindi ho masyadong ina-adjust na yan. Ang mas malaki hong tama, kung ako tatanungin nyo, yung mga raw material mismo. Kunwari, ang flour para sa tinapay, malaking porsyento yan. O kaya yung mga karne na input naman sa mga dilata, o yung isda na input sa dilata, yan ang mga gumalaw ng malakihan. Yan ang may tama sa overall price ng mga produkto na to. So talagang kailangan magpabase tayo sa percentage of the cost, of the total cost, no? Apo, kasi nga po yun yung pinapaliwanag nyo maigi, yung pong mga produkto na dumadaan sa manufacturing, pero paano po yun? Yun nga po yung sariwang isda, sariwang gulay at sariwang karne, na syempre hindi naman kumbaga depende kung sino magpe-presyo nun, kung yung middleman ba o yung pong pagbabagsakan sa palengke. So, paano nyo po nakikita yung pag-control doon, o ano po mekanismo nyo para dito? Oho, kung i-apply natin ang mga computation dyan, kung sa isang jeepney na magkakarga ng mga kilo-kilo ng mga isda,
no? Ang pagtaas ng fuel dun sa jeepney na yon na magdi-deliver ay 8% lamang ng fuel. Pero imagine din ninyo, ilang kilo ang laman nung ano na yon, ng jeepney na yon. So, kung i-divide mo sa dami ng kilo doon, ay hindi masyadong, again, maa-apektuhan yung presyo niyan. Ang presyo, kunwari sa palengke ng mga sariwa, isda, karne, is determined more by the supply and the demand. Even gulay, alam naman natin, pag peak season, in demand, nagtataasan ang presyo, o kaya pag gulay, kulang ang supply, ay nagtataasan din ang presyo. It's determined more by yung supply and demand, rather than itong fuel changes. In fact po, ang ating mga ang fuel nga po ay up and down na nagumagalaw yan eh. Hindi na nga po masyadong pinapansin. At ito naman ay, again, yung titingnan natin yung porsyento ng fuel cost sa transportation or distribution cost ay sa karamihan ng mga industriya ay nasa 5% tama. So hindi po siya ganun kalaki. Ngayon, kung tatanungin niyo po, mismo sa gumagamit ng fuel, let's say sa negosyo ng pampasada, jeepney, taxi, ayun na mismo yung negosyo nila, no? Kanilang kinakarga yung fuel na may excise tax na ngayon, again, i-apply natin yung 8% na yan ng paggalaw ng presyo ng fuel. Hindi naman 100% eh. Hindi naman nagdoble ang presyo ng fuel kung hindi porsyento lamang, 8%. So, mahabang computation din yan, pero kasi sa business ng pagnegosyo ng taxi o jeep, maraming cost involved yan. Hindi lamang fuel. Nandyan ang labor, nandyan ang spare parts, nandyan ang garahe, etc. So, again, kukunin lang natin yung porsyento. LTFRP ang may formula nito. Kukunin na lang yung porsyento ng galaw mismo ng fuel. At doon makikita na 8% lang of X% ang dapat galaw ng pasahe. So assuming i-apply na natin yung buong 8%, sa 10 peso na pamasahe ay wala pang piso, 80 centavos lamang if ever ang igagalaw ng pasahe. Eh yun eh kung i-apply mo yung buong 8%. Again, hindi lang fuel cost ang cost ng pampasada, marami pa. So it must be below the 8%. So ang galaw po niyan. So yun ang ibig natin sabihin diyan. So tingnan noon natin ang mga porsyento talaga diyan at yun ho yung tamang computation at impact sa costing. So para lang ho mag-subside ang concern ano. Dapat ho tanggalin yung pangamba dito dahil maliit lang po ang porsyento ng galaw. So ibig sabihin ho, kung may sumobra sa 8% na isang tindahan halimbawa sa presyo niya, sa oras na tumasa po yung mga presyo, ay dapat itong i-report na sa DTI. Ganun po ba yung situation? Opo. Bali, yung 8% na sinasabi ko ay sa pasahe, no? Yung sa transportation. Assuming gasolina ang pinaka-isa sa mga major cost ng sa pasaherong negosyo. Mm-hmm. Pero again, uulitin ko, kung produkto, manufactured goods, hindi ho 8%. Ano pa? 0.4%, no? Less than 1%. Less than 1%. Mm-hmm. Yun ang kaya anything more than 1% or anything more than 0.4%. Yun ho ay mataas na galaw yan. Yun yung sinasabi natin. Pagka basic commodity or manufactured product po. So hindi ho 8%, ha? 0.4% po. Apo. Ang sa estimate po natin. Or sa again, 0.4%. Example. Oo. Or example na, sa sentimo equivalent ay 5 sentimos sa bawat 14 pesos na dilata. No? Isang dilata ng sardinas, mga 14 pesos yan, 15 pesos. So 5 sentimos lang ang dapat igalaw if ever. No? Kung sakali. Pero tingin namin hindi gagalawin yan. At anything na mas mahal sa 5 ay pag-explainin natin. Kailangan magpaliwanag po. Maraming salamat po sa pagkakataon at Secretary. Maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag din, Secretary Ramon Lopez ng DTI. Maraming pong salamat. Salamat din po. Salamat po sa lahat.